Sa unang araw ng ating North Luzon Loop ay bumiyahe tayo ng halos 480 km mula sa bayan ng San Miguel Bulacan hanggang sa bayan ng Apari. Kaya ngayon mula dito sa Magapit Bridge sa bayan ng Lalo ay babiyahe tayo ng halos 350 km hanggang sa bayan ng San Esteban Ilocos Sur. Sa rutang ito ay madadaanan natin ang Patapat Bridge at ang mga naglalakihang windmill sa Ilocos Norte. Tara, samahan niyo akong bumiyahe. Let's go! Ma'am, check out na ako, ma'am. Ito po. Alright, mga sirs, magandang umaga. Bali, ito, tatawid na tayo ng Cagayan River. Parang ano yata ito, Magapit Bridge yata itong pangalan ng tulay na ito. Itong malaking tulay na ito. Oops, yeah. Hindi ko na ito maipapakita ng maayos sa inyo kasi madilim tayo dumaan dito. Kaya nang kailangan nating mahit ng maliwanag yung Patapat Bridge. Eh, kaso mukhang hindi pa rin natin makukuha ng maliwanag yan. Lapad ng ilog na to, no, Cagayan River. So ayun, bale, ito na yung part 2 ng ating North Luzon Loop. So kahapon bumiyahe tayo mula Bulacan hanggang doon sa Apari. Then bumalik tayo dito. So ngayon, ang target naman natin ngayong araw is mapuntahan natin yung Bigan City. Siguro doon ulit tayo mag-overnight. Or it's either pag ginanaan pa ako magmotor, diretso na tayo ng San Miguel Bulacan. So mula naman dito, mula dito sa pinagtulugan natin eh, meron tayong 312 km hanggang Bigan. Bali, paikot na tayo ng ano, ng tuktok ng Pilipinas. Tuktok ng Luzon. Iikutin na natin yung ano niya, taas niya. So sana hindi na magkaroon ng abera yung biyahe natin. Huwag sana magkaroon na sira yung motor kagaya kahapon. Para ano, tuloy-tuloy na yung biyahe, hindi tayo ma-delay, hindi rin dagdag gastos. Welcome to Alyakapan. Alyakapan. May lumang tuloy, oh. Ayan, no? Iconic Bridge. Tumisikat na yung araw, oh. Ano oras na ba? 5:20 pero hindi, sumikat na talaga siya. Ayan, oh. Natatakpan lang ng malaking ano, makapal na ulap sa taas. Alright, bayan na pala tayo ng Pamplona. I love Pamplona. Sakto. Sakto, may gas station dito. Oops, yeah. Gas station. Untik pa tayo maubusan. Unleaded. Unleaded. Full tank unleaded. 190.
Ayan, 190. Alright, first gastos natin ngayong umaga is 190 para sa full tank ng ating Mio Sporty. Panalo talaga mga daanan dito. Solid mga derechuhan. Puta, magsasawa ka dito sa derechuhan. Oh, ako lang yung laman ng kalsada. Meron doon sa unahan pero napakalayo. Bayan ng Sanchez Mira. Alright. Ano kaya nakakasakop dito? Ay, Cagayan pa rin. Province of Cagayan. Wala tayong makitang mapagkapihan. Dito na lang sa may bakery. Pandesal man lang. Oops, yeah. Ayun mga Sarge, take off na ulit tayo dito sa ano, dito sa Sanchez Mira. Nagpandesal lang ako tsaka nagkape. Bali ang ano, nagastos natin ngayon ay 25 pesos sa pandesal at kape, then 190 sa gasolina, 215 Sanchez Mira, Cagayan. Uy, ganda naman nito. Cagayan State University. CSU eh. Baka nga Cagayan State University yan. Pa rin kaya to? Oh, Ilocos Norte na to. Lo, toos. I'd like to kiss you. Desperately kiss you. Stop over. Like I did in 1993. Summers came, years passed by, but I can still hear us singing. Galing oh. Parang sa libro mo lang dati nakikita yung mga ganyan tanawin oh. Tapos sunrise. Alright, kilometer 600. Meron na tayong kilometer 1000, di ba? Meron na tayong kilometer 600. Boundary ng Ilocos Norte at Cagayan Province siguro to. District Highway, Manila Road. Cagayan, 2nd District Engineering. Uy, ayun na yung patapat bridge oh. Yun o. Ang taas pala nito, kaya pala hindi magawa ng daanan sa baba. Kaya pala umikot sa bundok yung ano eh, daanan. Yun yung patapat bridge o. No? Parang iksi lang sa malayo. No? May windmill na yun o. Ayun o.
Kita na rin yung windmill, oh. Galing. Medyo andito na tayo sa exciting part ng North Luzon Loop natin. Ilocos Norte na tayo. Grabe siguro mag landslide dito nung araw, no? Hop 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 hop. Ay gago. Madulas, madulas. Last to ba? Ay. Hala. Hala. Huwag kang tutukod. Huwag kang i-stop. Ayaw ko tumukod. Diyos ko. Medyo malalim yung kanina dun, ah. Parang feeling ko lubog yung gulong ko dun. Ito mukhang madulas to. Dahan-dahan lang. Dahil lang, kumon tayong tubig pang inom. Pedro, kumuha ng pang inom dito, eh. Kumuha muna ako ng tubig doon. Uwaw na ako, eh. Yan yung tinatawag na amoeba water. Yan na yung patapat, oh. Patapat bridge. Alright. Mga Salbs, kakalagpas lang natin ang Patapat Bridge. Ang sunod naman nito, windmill. Alam ko hindi pa ito yung Bangi windmills, eh. Bali, dalawa kasi yung windmill dito sa part ng Ilocos Norte. Ewan ko lang kung anong windmill to.
Comment down below nga kung anong windmill yung ano dyan. Unang madadaanan pag galing ka ng Patapat Bridge. Ang lapit ko na sa windmill mga salts. Tignan nyo. Papalapit na tayo ng papalapit. Uy, may wire na naka ano. Yun oh. Oh, shit. Napakalupit. Bayan ng Pagudpud, Ilocos Norte. Bali, sa ako pala ng Pagudpud tong mga windmill na to. Tanaw na rin dito yung isang windmill oh. Ang dami din oh. Sa likod natin yung windmill kanina na nadaanan natin. Tapos ngayon, meron pang isang windmill na madadaanan din natin. Ito. Yan yata yung Bangi. Bangi Windmill. Mabuhay. Mabuhay sa Pagudpud. Alright. Alright, lagpas na tayo ng Pagudpud. Welcome, Bangi. Alright. Magkadikitan lang pala to, Bangi tsaka Pagudpud. Siguro yung windmill na nadaanan natin, Pagudpud windmill. Tapos yung nandito madadaan natin, Bangi windmill. Ganun siguro yun. Ay, pwedeng kainan dito. Tabing kalsada lang. Alrighty. Oops, yeah. So ayun mga sirs, kakatapos lang natin kumain. Bali, nakagastos tayo ng 75 pesos para sa ating breakfast. So kanina naggast tayo 190 plus 25 pesos sa kape at pandesal. Merong 215 plus yung 75 kinain natin ngayon is kabuuan ay 290. Bali, 290 na yung nagagastos natin ngayong umaga. So ngayon, dadaanan muna natin tong ano, Bangi windmill. After nyan, gagas up tayo, dire-diretso na. Kita na yung windmill dito. Yan lang. Crop road. Lang. Marumi na rin yung mags ng gulong ko eh. Ilusong na natin yan dito. Bang. Laki. Oh, siyang alaw yan.
Unleaded. Full tank unleaded. $180. So ayun mga salds, nakapagpagasa tayo. Kakalabas lang natin dito sa ano, windmill, sa Bangui windmill. Dito na ulit tayo sa highway at nakapagpagas na rin tayo. So ayun, bali kanina gas natin 190, ngayon 180 plus yung 75 na kinain natin sa breakfast plus and yung hindi pala 35, bali 25 plus 25 yung sa kape at pandesal. So ang kabuuan niya, meron na tayong 470 na nagagastos. 470 para sa tanghaling ito. Alright. So ngayon, babiyahin naman tayo papuntang Bigan. Bigan City. So mula dito sa Bangui, meron siyang 142 km hanggang Bigan. Siya ay may 2 hours and 44 minutes na biyahe. And ang oras ngayon ay 10:43 ng umaga. Dadating tayo doon mga 1:30 ng hapon, if ever na tuloy-tuloy ang biyahe. Medyo umaga pa yung dating natin sa Bigan. Siguro kung medyo umaga-aga pa talaga, mag-a-advance na lang tayo ng konti para bukas ng umaga. Ay mag-a-advance tayo ng konti, doon tayo matutulog hanggang saan tayo abutan ng dilim. Para bukas ng umaga, konti na lang yung babiyahin natin pa uwi ng San Miguel, Bulacan. So ayun, takits tayo mamaya mga Sards. Tingnan natin kung ano pa yung mga tourist attraction na pwedeng madaanan natin dito. Solid. Solid experience. North Loop. Grabe mga bangkingan dun ah. So ayun mga Sards, tira kita tayo mamaya. Ganda naman nito. Tinaniman ng puro pine tree, tapos magkakahilera pa. Pag lumakay ang pine tree, ang ganda nyan. Magiging tourist attraction din yan. Oh, kaganda. Solid. Alright, bayan na tayo ng Burgos. Burgos, Ilocos Norte. Grabe, solid nung isang yun, oh. May daan ang kaya papunta dyan. Sinubukan akong pasukin dito sa right side. Tingnan natin kung may ano dito, anong makikita natin. Solid rock formation hanggang saan yung ano. Uy, may paaliguan. Ayun oh. Ayun oh, grassland sa itaas oh. Tapos rock formation. Problema, paano ka makakit dyan? Uy, kung abot sana yung motor dun, no? Di abot eh. Tara, balik na tayo. Ato, kampo ng Marines. Kampo ng Marines, ano? Camp Cape Bujador, home of Fort Marine Brigade. Hey! Wah! The few, the proud! Philippine Marines, US, ano yun? USMC. Natamaan ako ng antok. Sobrang nakakaantok talaga. Mga Sirs, nag-continue na ako ng biyahe.
Naka-idlip ako kanina doon, siguro mga 30 minutes din siguro yung naka-idlip. Sa may ano, parang bypass road yata ng Lawag yun. Hindi tumatalab yung ano eh, yung cobra na ininom ko, hindi tumalab. Inaantok pa rin ako kanina, kaya tumigil muna ako, tapos hindi ko naman inaasahang makaka-idlip pala ako doon. Kain muna tayo. Kain, kain, kain. Oops, ya. Yeah. Ayun, bali tapos na tayong kumain mga sards dyan sa may ano, Ninis Food Avenue. Dito lang din sa Pooway yan. Tapos nagpa-gas up na rin tayo dito sa harapan niya. So bali yung gas natin kanina 190, plus naggas tayo 180, tapos ngayon 120. Bali 490 na yung nagastos natin, plus yung kinain natin, plus 25 sa kape at pandesal, plus 75 sa breakfast, at plus 120 din yung kinain natin ngayon. 710. Ayan, 710 na yung nagagastos natin. So ito, biyahe na ulit tayo. Pooway. Ay hindi. Oh tama, Pooway. Tinakpan, sinabitan ng ano, tarapal. Di tuloy mabasa ng maayos. Ang ganda rin eh. Uy, barko. Ang daming bato-bato. Sarap tumambay oh. Sabit ka lang duyan dun oh. Dalawang puno. Daming barko. Ayun, Ilocos Norte. Boundary ng Ilocos Norte tsaka Ilocos Sur. Alright, bayan na tayo ng Sinait. Sinait yata ito. Ayun o, ayun, tama o. One Ilocos Sur, Sinait. Ito, mukhang munisipyo to. Ayun, Kabugaw nga o. Kabugaw. Ayun, bali bayan na tayo ng Magsingal. Nakalagay doon, Magsingal Public Market. Wala kasi mga welcome mark eh, kaya hindi natin alam kung anong bayan na yung nadadaanan natin eh. Ano meron dito? Ay, sabong. Iba yung mga sabongero dito, mga naka 4 wheels ah. Ay, doon pala yung motor sa gitna, nasa looban. Kala ko mga naka 4 wheels yung mga sabongero dito sa Ilocos eh. Parang nung nasa Samar tayo, malayo pa lang tinakita ko, ang dami nakapark na motor. Kala ko mga ano eh, may checkpoint ng LTO eh. Yung pala may sabungan sa unan eh. Alright, bayan na pala tayo ng Santo Domingo. Santo Domingo, Ilocos Sur. Nakita ko dun yung ano, buti pa yung public market eh, may nakalagay na ano eh, pangalan ng bayan eh.
May San Ildefonso din pala dito sa Ilocos Sur. Ando nakalagay Municipality of San Ildefonso, Ilocos Sur. Parehas lang sa Bulacan. Ayun, bali vegan na tayo mga Sards. Daanan lang natin dito yung ano, Calle Crisologo. Ewan ko lang kung pwede pumasok yung motor doon. Hindi natin sigurado eh. Baka hindi pwede. Pero bibili tayo dito ng merienda. Bili tayo ng sikat dito, yung empanada. Ito na ba yun? Calle Crisologo. May mga nakaano pa, nakabarong tsaka nakaano. Uy, may horsey. Hindi tayo makapag-picture. Saan ba masarap yung empanada dito? Saan tayo bibili nun? Yeah, words. Tapos na tayo bumili ng empanada. Gagawin naman natin ngayon, maghanap ng tutulugan. Pero hindi na dito, advance pa tayo. Abante pa tayo sa ano. Ah, ito na yata yung ano, yung parang iconic bridge dito sa Ilocos Sur. Pero di ba nasira ng bagyo yun, yung tulay na yun. At yung mababa na tulay yun, San Mariano, derecho. Natin yung ano, isang empanada. Uy, pinawisan na. Ang laki pala na ito. Oh. Kailangan daw ng suka ito eh. Pag kinakain eh. Wala man tayong paglaglagyan ng suka.
laki. Shout out nga pala sa asawa kong mabait na maganda. Dahil pinayagan niya ako mag North Loop, meron kang empanada sa akin galing Bigan. Sarap naman na ito. Oh, daming ano, daming palaman. Ano to, itlog tapos keso. Sarap sana mag sunset dito. Kitang kita mo. Kaso baka abutan tayo ng ulan eh. May palaman pang itlog oh. Itlog ba yan? Itlog yun oh. May puti oh. Tsaka ano. Yung gitna niya. Panalo tong empanada ng Bigan. Sarap. Paano lang kung may suka pa tayo, no? Mas masarap siguro. Oh, ayos ah. Ang daming rock formation, oh. Mas okay dito tumigil, ah. Oh. Alright, bayan na tayo ng Narbakan. Ayun, oh, may Jollibee, oh. Eh, Jollibee na naman tayo. Mag-drive-thru na lang tayo para, ano... Ayun, 170 yung order natin sa Jollibee. Mamaya na lang natin kwentahin pag naka-check-in na tayo. Alright. Yan. Bale, nandito tayo sa bayan ng San Esteban. San Esteban, Ilocos Sur. Alright. Yan, dito na siguro yung transient na yun. Sakto, may gasoline station dito. Full tank. Transient ba yan, de? Magkano overnight dyan? Depende po sa room yata, sir. Hindi ko po kasi alam yung rate nila. Pwede kayo pumunta sa store, sir. Mag-inquire kayo. Dito? Opo. $207. So ayun mga sirs, bali naka-check-in na tayo dito sa ano, sa Transient. Ang pangalan niya, Fags Transient Inn. Kung galing ka sa bayan ng San Esteban, mga 1 kilometer lang ang babiyahin mo hanggang dito. So ano, 1,500 yung ano, yung accommodation dito, good for ano. Pandalawang tao to eh. 12 hours siya. Kasi wala namang TV, pero okay yung ano niya, yung mga gamit dito. So, bali ito yung nagastos natin ngayong araw. Bali sa gasolina, full tank yung gas natin kanina madaling araw. So, ito yung mga breakdown ng gas natin. Una, 190 plus 180 plus 120 din yung ngayon, 207. So, may kabuuan siya na 697 na gas ngayong araw. Bali gawin natin sa nating 700 to ano. Tapos sa pagkain, kanina yung kape at pandesal ₱25, yung breakfast ₱75, yung lunch ₱120. Then yung ito yung Jollibee na rin yung ₱170. So may kabuuan siya na ₱390 plus yung 700 sa gas is ₱1,090 plus yung ₱1,500 sa accommodation is 2,590.
1,090 plus 1,500. Bali, 2,590 yung nagastos natin ngayong araw. Yung pinambili natin ng empanada, hindi na natin yun inano, sinama kasi pampasalubong yun eh. Eh, usually, hindi naman yun yung kailangan talaga na ano. Nasa sa'yo naman yan, nasa sa atin kung ano yung gusto mong ipili na pasalubong sa mahal mo sa buhay. Bali, ang kinukumpit lang natin dito yung pagkain natin ng breakfast, lunch at dinner, tapos accommodation tsaka gas up, no? So ayun, bukas alas 300 km na yung babiyahin natin hanggang San Miguel, Bulacan. Bali, maaga tayo nagpahinga ngayon. Ito na yung last ng part 2. Bali, bukas yung part 3. So panoorin nyo mga salsa, no? Takis tayo bukas.